Sabihin natin na lamang si Senadora Grace po, pagdating sa third debate, lamang siya sa mga survey, tatlo ang bibira sa'yo dyan. Kasi lahat magpo-focus na sa'yo, ikaw ang lamang eh. Tapos kung si Mayor Duterte din ang lamang, ganun din ang mangyayari. But maski sino ang lamang, yun ang mangyayari. It's going to be an all-out attack, not just from one opponent, but from three opponents. At saka magkakasakitan na ito ng gusto. So lalabas na talaga dito kung sino talaga ang pinaka... Pikon. Pikon, sino ang pinakamagaling sa science at saka sa art ng pagdidebate, at sino ang pinakamadaming nalalaman. I'm sure it's going to be interesting. Sabi nila, pinaka-interesting na daw yung second. Hindi pa tayo masyadong sigurado doon. Dahil kumbaga... Ano, amok na to eh. Nakakita ka na ba ng boxing na amok, nag-aamok na yung mga boksingero? Baka umabot sa ganung punto eh. You know, in the presidential debates that we saw, the two presidential debates that were televised, is not exactly a model of good manners. Nakita natin kung paano nila sometimes binibreach yung good manners and right conduct just to show, or just that they are better, and just to show that the other are less. So, ano pa kaya pagdating na nung third debate? Ang pustahan dito, no less than the presidency. Kung sino manalo, kanya yun. Yun ang first prize. Okay, sa pagka-busy Presidente Server, may debate din ba na mangyayari na katulad itong presidential debate? Alam ko merong mangyayaring debate ang busy presidente. Mababasa naman natin sa online yan at sa Manila din. UST yata gagawin yan, sa Metro Manila na. Mm-hmm. At magandang abangan yan, Rafi, because kung mapapansin mo, yung mga tumatakbo ng vice presidente, magagaling. In terms of intellectual capacity, pwede mo nga sabihin, pound for pound, they are even better than the presidential candidates when it comes to intellectual prowess and probably debating skills. Sino bang pinag-uusapan natin dyan? Ang nangunguna, si Chis Escudero. Di ba na alam natin na magaling si Chis Escudero magsalita, mga tuwiran, at makatapa nga. Sumusunod yan si Bongbong Marcos, para mong nakikita ulit yung ama niya, si former President Marcos, napakagaling. Pareha sila ng boses, pareha sila ng estilo sa pagsasalita. Pangatlo, si Lenny Robredo, abogada yan. Tapos may charm, at hindi siya ordinaryong abogado. Asawa siya ng matagal na mayor ng Naga City na si Jesse Robredo. So meron siyang training sa governance. Pang-apat dyan, si Alan Peter Cayetano. Nakita natin kung paano makipagtalo yan si Alan Peter Cayetano. Hindi mo din pwede i-discount si Greg Honasan. Magaling din si Greg Honasan. Isa rin sa nagpatumba kay Marcos nung panahon nung siya ay sundalo pa at siya ang nagiging tagapagsalita ng armed forces. So the vice presidential debate, for all intents and purposes, is going to be a good debate because you have good debaters. Mm-hmm. Sa tingin niyo po, sino kaya ang mga nangunguna sa senatorial elections? Bakit sila lumalamang? Ang ano niyan, sa survey kasi, ang makikita mo dyan sa nangunguna, si Tito Soto, the incumbent yan, si Frank Drilon, si Ping Lacson, si Pangilinan, at may comebacking si Mig Subiri. Kaya siguro si Liman Lamang, name recall yan. So yung kay Soto, ang sinasabi nga nila, may noontime show pa na mataas ang rating, kaya number one yan. Sila Drilon, Pangilinan, Lacson. I mean, we have been in politics for so long and these names have been there for so long. So pag, alam mo, recognition, importante yan sa eleksyon na tulad ng Senado in which you have to pick 12 names. Baka nga, may makikita ka nga dyan ng butante na hindi kaya mag-identify ng 12. So, pag nakita mo na kagad ito, kailan man ako ni? I-appeal na ito ni? Kailan ako ni? So, uy, na hurot na tanang kaila, napaibakante. Nasa pa lang sila sa number 8, number 9. So, that makes candidates like Drilon, Soto, Pangilinan, Lacson, Zubiri on top of the heap. Dito naman sa ilalim, ayun na mas maganda tingnan. Kasi paiba-iba ngayon ang number, naglalaban sa number 12 eh. Kasi nakakapagtaka nga lang, si Senator T.G. Kingona, is an incumbent, siya ang medyo nandun nakikipaglaro sa pagkatalo. Tinitreaten siya ni Manny Pacquiao, tinitreaten siya ni Wynn Gatchalian, tinitreaten siya ni Martin Romualdez. Hindi yan sila nasa top saldi, kaya sila medyo nasa ilalim kasi nasa top, napunta yata dun sa mga dati ng senador. Itong
itong nasa ilalim ng, let's say, number 8 to number 12, 13, 14, ito yung mga hindi senador, except for TJ Gangona, ito yung mga hindi senador na nagpupumilit ngayon o nag-a-attempt na makapasok para maging senador. So, nandoon ang, ano, I mean, in terms of name recall, they are not having the same advantage as the senators that we always hear and remember. Nagkalpunta itong mga pumunta na Raph. Marami pa sana kami mga katanungan, Sir Ver. Pero murag di na kita itong kapuga, no? Ni usos na kita itong tabir sa itong katulapanan ang kalambuan na natadad sa itong mga tigga paminaw. Siguro, masika doon na kapay mga insight para sa katawan, Sir Ver. Gusto ko lang magpasalamat sa Aldi dahil sa pagkakataon ito na naman na mapalinaw natin ang mga issues ngayong eleksyon. Alam mo, importante ang eleksyon, lalo na kung presidente na pinag-uusapan. Kasi yan ang magpapatakbo ng bansa natin sa susunod na 6 na taon. Kung ano ba ang magiging takbo ng bansa natin, nakadepende yan sa magiging desisyon. Kaya importante na makinig tayo, makipag-usap tayo, magbasa tayo, pag-aralan natin mabuti ito bago tayo bumoto. Thank you very much, Mr. Ver Bermudez, ang editor sa The Daily Tribune Davao Bureau. Oga, Sals, gusto lang po na ako pasalamatan si VJ Salonggal Decoratives, Bejana and Herbs para sa atong set, si Katang Galineto, si Chingamura na Tabang Kanato. Oga, best regards dahi kay Florentino Sabiliano, ang paborito na itong prok leader diya sa Barangay Talomo. Proper, no? Oga, happy 40th birthday to Aileen Uyang Gorenheim Bulinggo. Ugula naman kita yung oras, kininyong higalas kahanginan, hindi ko nalang magsulti. Daghang salamat, ug dalay ko ng Diyos. Oga, syempre sa itong mga televiewers, sa itong mga tigpaminaw, oga, syempre karong mga panahon na bising-bising sa itong mga kandidato, labi na si Congressman Carlos Vrales sa Onong Distrito, maski waita at bang, pero bising-bising sa Tibok Nasun sa Pilipinas. Oga, syempre inyong lagad, Saldi Chato. Kalambuan, dalat na! Sa kadaghan nga pwedeng himuon, ug kung unsaon man ato pagagamiton ang atong panahon, walay pindi sa natad sa sports, disiplina, respeto, ug panag-uban, PBA, puwersa ng bayaning atleta. Mabuhi ang kaugmaon! Ila ang PBA Party List, pinaagi sa Facebook ug sa ilang website, pbapartylist.com. Gaisano Mall dere sa Davao City. Ako si Analisa Tambara na anak ko iki. My name is Anasal KB Madamba. I'm 18 years old. I live in Father Silga Street, Madapo Hills, Davao City, Barangay 8A.
Nag-apply kong trabaho, dire karon tungod gusto na ko makatabang ko sa parents. Gusto ko, ako na po yung magigante sila o buwan maayo na ilang gitabang sa kuha. Kay gusto na ko makatabangan ako, akong lola o masuportahan. Kaya tungod niya, kasi wala akong mga parents, iyag akong isuportahan, sukat bata pa ko. Dagang salamat sa job fair. Pay gayon ni Congressman Carlo Nograles din sa Palma Hill Elementary School. Tungod ana makatabaw nako isip desert through sa Anas Breeders Farm. Ako si Anas LK, si Madamba. Karon anak ko'y K. Okay.